Awit. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kayayang lira. Ipanin niyo ang trompeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Araw po ng Miyerkules, sa unang linggo, sa karaniwang panahon. Isama po natin ang ating mga daladalang kahilingan sa banal na misang ito. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapin at subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang uklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, si Samuel ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Nang panahong iyon, bihira nang marinig ang tinig ng Panginoon at bihira na rin ang mga pangitain. Malabo na noon ang mata ni Eli. Minsan namamahinga siya sa kanyang higaan, si Samuel na may natutulog sa templo sa may kaba ng tipan. Nang magmamadaling araw na, siya'y tinawag ng Panginoon. Samuel, Samuel. Po, sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, bakit po? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag. Mahiga ka na uli. Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Tinawag uli siya ng Panginoon. Bumangon siya at lumapit kay Eli at tinanong, tinatawag po ba ninyo ako? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag, anak. Mahiga ka na uli. Hindi pa kilala ni Samuel ang Panginoon sapagkat hindi pa siya kinakausap nito. Sa ikatlong beses na tinatawagin siya, lumapit uli siya kay Eli at sinabi, narinig ko pong tinatawag ninyo ako. Naisip ni Eli na ang Panginoon ang tumatawag kay Samuel, kaya sinabi niya, sige, mahiga ka uli. Kapag narinig mo pang tinawag ka,
ganito ang sabihin mo, magsalita po kayo, Panginoon, nakikinig po ang inyong lingkod. At muling nahiga si Samuel. Ang Panginoon ay lumapit kay Samuel at tinawag ito, Samuel, magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod. Habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ng Panginoon at nagkakatotoo ang lahat ng sinasabi niya. Dahil dito, kinilala ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Beersheba na si Samuel ang isang tunay na propeta ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy. Mapalad ang taong may tiwala sa Diyos at sa Diyos-Diyos ay hindi dumudulog. Hindi sumasama sa nananambahan sa mga nagkalat na Diyos-Diyosan. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog pati mga hain at mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa dambana dalhin upang iyong salay iyong patawarin. Sa halip ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ikay dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil sa pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Magsitayo po ang lahat. At sumayin niyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marco. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni na Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyenan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon din inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng mga may sakit at mga inaalihan ng demonyo at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang napuok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at kanyang mga kasama. Nang siya ay matagpuan, sinabi nilang, hinahanap po kayo ng lahat. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang pumunta rin naman tayo
sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Kapernaum at nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang pagdating sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Meron pong kasabihan, habang dumadami ang gampanin ng tao, tawag ng responsibilidad sa pang-araw-araw, ang unang nawawala at iwinawaksi ng tao ay ang panalangin. Subalit, lingid sa tao na ang panalangin ang tutulong sa kanya upang mapadali ang mga gampanin, taglay ng responsibilidad sa pang-araw-araw. Totoo po ang kasabihan na ito. Ano ho, nakadalasan ay pag ang tao ay busy-busy, unang tinatanggal ay ang panalangin. Parang walang oras manalangin dahil maraming gampanin. Hindi abot ng tao na sa pamamagitan ng pananalangin ay mapapadali ang lahat ng mga responsibilidad. Ito rin po ang minsang sinabi ni Cardinal Sin noong siya ay naghuhumiliya sa katedral ng Manila. Ano, nang sabihin niyang, habang dumadami ang iyong gawain sa pang-araw-araw, mas lalo kang maglaan ng oras para manalangin. Dahil hindi ito sagabal sa inyong mga gawain, kung hindi ituturo sa iyo ng Diyos kung papaano magampanan ng tama ang iyong mga gawain sa pang-araw-araw. Tingnan niyo po ang ating Panginoon sa ating Ebanghelyo ngayon. Sa kanyang pangangaral, sa kanyang pagpapagaling sa mga may sakit, ang sabi nga niya po dito ay kailangan natin ikutin ang mga karatig bayan dahil ito ang dahilan kung bakit ako umalis ng Kapernaum. Subalit tingnan niyo po, naghahanap ang ating Panginoon madaling araw pa lamang. Umalis siya, umakyat sa bundok para makipagniig sa kanyang Ama para manalangin. Ito ang halimbawa na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Napaka-importante sa tao ang panalangin. Dahil ito ang ating ugnayan, ito ang relasyon natin sa Diyos. At gagabayan tayo sa Diyos, gagabayan tayo ng Diyos, idi-direct tayo kung saan at kung ano ang dapat nating gampanan, dapat nating gawin sa pang-araw-araw na buhay. Ang ating unang pagbasa ay galing sa aklat ni Samuel. Ano? At kung titingnan po natin sa katapatan ni Samuel sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, ibig sabihin ang kanyang ugnayan sa Diyos ay ganun na lamang. Nung natutulog siya, ano ang ginawa ng Diyos sa kanya? Tatlong beses siyang tinawag, Samuel, Samuel. Na kung saan ang binabalingan ni Samuel ay ang paring si Eli, na inakala ni Samuel na ang paring si Eli ang tumatawag sa kanya. Subalit sa ikatatlong pagtawag, doon na pagtanto ng paring si Eli na Diyos ang tumatawag kay Samuel. Kaya ano ang sabi ni Eli kay Samuel? Ang kanyang instruction, pag muli mong marinig ang tawag, sabihin mo, Panginoon, narito ang iyong lingkod, nakikinig. At ito ang sinabi ni Samuel at ibinigay ng Panginoon kung ano ang nais
ng ating Panginoon kay Samuel. At ito ang karugtong bukas sa ating unang pagbasa, na kung saan ang ugnayan ng tao at ng Diyos ay napakahalaga para sa atin. Ano, hindi po tayo mabubuhay hiwalay sa ating Diyos na siyang pinanggalingan ng lahat. Kahit ang ating buhay ay pahiram lamang ng Diyos, e ngayon kung tayo ay hihiwalay sa may-ari ng ating buhay, unthinkable kung anong mangyayari sa atin. Kaya, kung babalikan po natin yung kasabihan, habang dumadami ang ating gampanin, dulot ng ating mga responsibilidad sa pang-araw-araw na buhay, ang unang inaalis ng tao ay ang panalangin. Subalit, lingid sa kaalaman ng tao na dahilan sa panalangin, ito ang tutulong sa kanya para magampanan niya ng maayos ang mga gawaing taglay ng responsibilidad. Nawa, pag-ibayuhin po natin ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Nang sa ganon, ang lahat ay magampanan natin na naaayon sa kanyang kalooban. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Panginoon, naririto kami ngayon, naghahandog ng aming alay. Lalanamin ang alak at tinapay na bunga ng aming pagsisikap. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sana, sa kaitaasan, pinagpalang na parin.
kung hindi tayo lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sa sarili niya'y iniain. Bilang pagkain namin, pinagsasalon natin, hanggang sa siya'y Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Elisa Nunez at si Marcelino Ner na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos,
ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangin ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo pa kami ngayon ang aming kakalisa sa kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulog sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain yung lahat. At sumain nyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kudero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kudero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kudero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Handa po niyalay ang aking buhay.
alanganak sa aking mga tupa. Anak kong ibuwis sa lahat ng sakit, alang-alang sa iyong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling naming kami ay pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming mapaglingkuran sa pamumuhay namin sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po'y binibili kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bindisyonan at paspasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi na inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW, at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, sa darating pong Sabado, 13 ng Enero, ay formal na ilulunsad ang bisita pastoral sa Archdiocese ng Lipa. Wala pong misa na 12 ng tanghali at ang misa na 9 ng umaga at 2 ng hapon ay healing mass at liturgy ng pagpapagaling na may pagbabasbas ng banal na tubig. Salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali.
Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas na religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang iyong bendisyon sa iyong sambayanan kasama ang kanilang mga gamit sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dit sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Tuwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naihain na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Mayo at ipaya, kanyang pagkalingatabang, isa buhay pag-ibig.